And I got vaccinated kanina around 1:30 a.m. Time check, it's 7:55. So medyo sa left arm ko where I got vaccinated, medyo may soreness na. Siya si Christine, isang health worker sa isang ospital sa Lucena, Quezon. Katuturok lang sa kanya ng unang dose ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca. Ito ang mga naramdaman niya matapos maturukan ng bakuna. Init ng pakiramdam ko, yung sobrang lakas ng aircon. Kanina umaga, pagising ko, medyo parang may lump, may something sa lalamunan ko. Tapos ngayon medyo yung ubo-ubo na ako, may sore throat, tsaka medyo yung panglasa ko, medyo naka-apektuhan din siya. Medyo nawawala. Compared to sa mga kasama ko dito talaga, nagka-fever sila. Halos lahat sila ngayon naka-sick leave kasi medyo iba nga yung adverse effect ng vaccine. Goal ng bakuna na protektahan ang katawan natin mula sa iba't ibang uri ng sakit. Pero gaya ng ibang gamot, may side effects ang iba't ibang uri nito. Bakit nga ba nagkakaroon ng side effects ang isang bakuna? At normal ba ito? Bago iturok sa atin ang bakuna, dumadaan muna ito sa masusi at mahabang pag-aaral. Ang isang stage sa testing ay ang clinical trials, kung saan susubukan sa mga tao ang bakuna. Dito ay naalam ang effectiveness at tamang dosage na akma sa mga tao na ibibigyan nito. Dito rin paulit-ulit na susuriin kung ano ang side effects na maaaring maranasan ng taong matuturukan nito. In a way, pwede mo sabihin na the vaccine is already working dahil very sensitive yung katawan mo. But there are also people na doesn't have any symptom or any reaction. But it doesn't also mean na wala silang immune response, na hindi epektibo ang bakuna. Siya si Dr. Ron Jean Solante, isang eksperto sa infectious disease at head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department ng San Lazaro Hospital. Ayon sa mga eksperto, patunay ang side effects ng bakuna na gumagana ito sa loob ng ating katawan. Ganito, kapag may flu ka, nagkakaroon ka ng fatigue, nilalagnat at nilalamig. Pero hindi sa virus galing ang symptoms na yan, kundi ito ang reaksyon ng immune system habang nilalabanan nito ang virus. Ganyan din ang nangyayari kapag naturukan tayo ng bakuna. Tinetrain ng bakuna ang immune system na labanan ang virus. Kaya pwede mong maramdaman ang mga sintomas na ito kapag naturukan ka ng bakuna. Ang CoronaVac ng Sinovac ay gumagamit ng inactivated or dead coronavirus para i-train ang immune system natin. Habang ang AstraZeneca, DNA ng coronavirus o spike protein naman ang gamit. That's the unique part of the vaccine. That's science, no? Why the immune system will recognize that vaccine and teach our immune system to produce an antibody. So that's a very delicate interaction between the vaccine and our body. Once that component of the vaccine goes into the blood, those cells that will catch that antigen will now be recognized by our immune system. Sa AstraZeneca, 16 ang side effects na na-identify ng mga eksperto sa clinical trials. Maaari raw maranasan ng 1 sa 10 matuturukan ng AstraZeneca ang most common side effects na ito. Pamamaga, pananakit o pangangati ng spot kung saan ka tinurukan, fatigue o feeling pagod, chills o pakiramdam na nilalagnat, pananakit ng ulo, joint pain at muscle pain. Sa Sinovac naman, 14 na side effects ang naitala sa phase 1 and phase 2 trials. Nasa 743 participants ang kasali sa pag-aaral. Ito ang ilan sa most common symptoms ng Sinovac. Fatigue o pagkahapo, fever, nausea o pagduduwal, sakit ng ulo at ubo. Pero pinakamadalas daw ang injection site pain o ang pananakit sa pinagturukan ng bakuna. Ang importante dito na malaman ng mga tao na may mga ganitong reaction sa katawan natin, but these reactions are not also seen in other people. The most urgent and most life-threatening reaction usually occur within 30 minutes. If there are other life-threatening, rarely they will occur after 30 minutes. Pero may mga symptoms rin na dapat bantayan. Isa na dito ang anaphylaxis. Severe allergic reaction ito dahil sa bakuna. Kaya minomonitor muna ang mga nabakunahan ng at least 30 minutes bago ma-discharge. Kinausap ulit namin si Christine ilang araw matapos siyang bakunahan. Gaano mo katagal naramdaman yung side effects ng bakuna? As I remember, hindi naman siya tumagal ng 3 days kasi vaccine ko Saturday. Kasi yung ika-count natin as 3 days, 8 o'clock kasi ako dumuti. So pagising ko naman noong morning, around 6 o'clock, wala na talagang
wala akong naramdaman, wala na yung lump ng sa throat ko, wala na din yung pananakit ng braso ko, at saka wala na din talaga yung feeling ko na matabang yung panlasa ko. Talagang doon lang sa nag-occur nung ika-second day lang talaga. Parang doon ako may kakaibang naramdaman compared sa first day na masakit lang talaga yung braso. AstraZeneca at Sinovac ang mga bakunang unang dumating at ginamit dito sa Pilipinas. Ito ang kumpletong listahan ng side effects na meron ng AstraZeneca at Sinovac ayon sa clinical trials ng dalawang bakuna. Patuloy naman ang pag-aaral sa iba pang side effects na inireport ng mga taong naturukan na ng mga bakunang ito. Feeling ko lang nung na-vaccine ako, syempre, double thankful, syempre. Tapos, syempre, mas nararamdaman ko, mas parang may shield na ako, may panglaban na ako lalo. Alo, gets mo yun? I have the antibody, tapos meron pa akong vaccine. Parang, ano pa ba? Hindi naman sa sinasabi na confident ka na lumabas without mask or face shield, pero yung feeling mo lang na meron kang vaccine, di ba? It's a shield na rin sa'yo. Sa'yo, at saka syempre, dun sa taong kasama mo na dun sa bahay. All of this vaccine passed the threshold of the WHO requirement of 50%, whether it's 50, 60, 70, regardless of the efficacy rate. First vaccine that will be offered to you, grab it, get it.